Tuloy na ang laban sa pagitan po nitong si dating Senador Antonio Trillanes at dating spokesperson Harry Roque. Ikaw kasi, Harry Roque, hindi mo pinapakinggan yung kapwa mo didisit, hindi. Kapwa mo abogado na si Sal Panelo. Lagi ka kasing nagsisinungaling. Ano ba ang sinabi sa iyo ni Panelo? Ang nagpapakalat ng gentleman's agreement, ito kasi ikaw yung nagpakalat niyan eh, ay sinungaling. O dahil sa pagsisinungaling mo na yan, pinakakalat mo na si Antonio Trillanes ay nagbenta ng Scarborough Shoal, ikaw, kayo ngayon ay haharap sa kasong libelo at cyber libel. Sabi mo nga, bring it on. Pero sabi naman ni Antonio Trillanes, sa korte na lamang kayo magkita at hayaan ang korte ang humusga kung sino ang papanigan ng katotohanan. Pero paano ba nag-ugat ang lahat ng mga ito, mga tol? Alam po ninyo, mahaba po ang istorya nitong si Harry Roque. Pero sa history po na yan ng kanyang mga sinasambit, makikita po natin ang pabale-balentong pong paninindigan ng tao na ito. Kahit hindi po natin kapanalig si Antonio Trillanes, on the other hand, nakikita natin na meron siyang paninindigan. Pero si Harry Roque, wala. Alam po ninyo, nung kumakandidato pa lamang noon itong si Rodrigo Duterte, isa ito si Harry Roque na nangampanya para po huwag siya iboto. In fact, sinabi po nitong si Harry Roque nung mga panahon na yon na huwag daw iboboto itong si Rodrigo Duterte sapagkat siya po ay isang murderer. Pero ano ang nangyari? Makalipas na makapanalo, ito pong si Rodrigo Duterte sa halala noong 2016 at nabigyan siya ng posisyon, himod puwet na po ito si Harry Roque. At samut-sari na po ang mga sinasabi niya para lamang ipagtanggol itong si Duterte kahit ito ay taliwas na sa kanyang mga unang naging paninindigan. At isa sa mga pumukaw ng atensyon ko a while ago kung bakit ito ngayon ang ating live streaming ay itong si Harry Roque pala ay naging resource person itong si Antonio Trillanes makalipas siyang manggaling bilang sugo as representative ng Pilipinas sa isang back channel para pag-usapan ang umiinit na tensyon noon sa pagitan po ng China at ng Pilipinas, particular nga po sa Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. At sinabi nitong si Trillanes na tinanong niya nga itong si Harry Roque kung nagkaroon ba ng pagbenta. Ang naging kasagutan po daw nitong si Harry Roque, walang pagbebenta na nangyari sa Scarborough Shoal. Understandable kasi nung mga panahong iyon, siyempre hindi pa Duterte supporter itong si Harry Roque. Pero nitong mga nakalipas na buwan at taon, partikular sa isang programa niya sa kanyang live streaming, ito po ang mga binanggit nitong si Harry Roque. Pakinggan po ninyo mga tol. Sino? Rililing, ikaw. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala kay sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang yang fake news si Trillanes. Okay. Dagdag pa niya. Dahil fake news, at panahon na ngayon ng rule of law at due process, kasi sa panahon ni Rodrigo Duterte, talagang halos hindi mo maramdaman ang rule of law at due process. Kapag kakampi ka, good ka sa kanya, pero pagkakalaban ka, either mamamatay ka or kaso ang aabutin mo. O ngayon, dahil may rule of law, dinaan ngayon sa rule nitong si Antonio Trillanes para gantihan legally ang mga taong nagpapakalat ng kasinungalingan laban po sa kanya. Kaya ito po ang balita kahapon. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan yung file ito. Nakahanap na umano ng tamang tiyempo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa aniyay mga naninira sa kanya sa publiko at sa social media. Kanina,
Naghain na formal na reklamo si Trillanes sa Quezon City Prosecutor's Office para sa kasong libel at cyber libel laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media accounts na panig sa mga Duterte. Singit lang natin ito kasi nasusura ako sa pagmumukha nitong tao na ito eh kapag ka nakikita ko sa TikTok at dito sa Facebook. Salamat at binigyan siya ng atensyon itong si Takeru Miyamoto. Ito ay isa sa mga kasama sa kinasuhan nitong si Antonio Trillanes. Puntahan po muna natin ang mga pangalan kung sino-sino po ang mga sinampahan ng kaso nitong si Antonio Trillanes. Sa kanyang Facebook post po kahapon, makikita po nyo rito ang mga pangalang Harry Roque, mga host ng SMNI, Banat Bay at mga pro-Duterte trolls. At ang mga pro-Duterte trolls po na ito ay sina Mr. Real Talker or Lods Chinito. Ito po yung kinontent sa vlog nitong si Takeru Miyamoto kanina sa kanyang Facebook profile. Balikan po natin yan maya-maya. At ang ilan pa ay sina Mela Jean Nastor Evangelista, si Jolas, si Michael Gore, Hampas Lupang Mandaragat, at ex-handel at Sarah All 2028. Ngayon, ano ang problemang kakaharapin nila? Unang-una, emotional, psychological, and economic suffering. Bakit? Eh, ang pagkakaroon po ng kaso, hindi po biro ang gastos po niyan. At basahin po natin ang mga patutuo dito nitong si Takeru Miyamoto. Pakisubscribe nyo si Takeru Miyamoto, pero malaking channel na po ngayon niyan. Congratulations sa'yo, Tol, Takeru, at naabot mo na yung silver button dyan sa YouTube channel. I hope maging interactive ka rin sa Facebook dahil ang YouTube, isang parte lamang yan ng platform kung saan makakapagpakalat tayo ng pagsuport at pagtatanggol sa ating Pangulo. Pero napakaraming platform na pwede po nating pasukin at kung saan maaabot po natin ang majority of our fellow Filipinos. Tulad ng Facebook, TikTok, X account at iba pang mga social media accounts. Sabi dito ni Takeru Miyamoto, at ito ay makatotohanan, ha, stress na yung bayot, I'm sorry for the word, na sinampahan ng kaso ni Trillanes. Salita pa ng salita sa SOCMED, halatang walang abogado. Ito po yun, ha? Ito kasi dati, nung hindi pa nagkakaroon ng girian sa pagitan ng Marcos at Duterte, eh akala natin solido itong Marcos supporter. Hindi pala. Didishit pala ito. At sumakay ng sumakay sa pabalentong-balentong na paninindigan ni Harry Roque. Kaya ngayon damay sila sa kaso. Nasa piskalya na ang kaso. Pag natanggap mo ang supwena, kailangan mong pumunta ng Manila para sumpaan ang affidavit mo. O aral-aral tayo ng bahagya, ah. Jurisdiction. Ang ibig pong sabihin dito nitong si Takeru Miyamoto. Ano ba ang jurisdiction at venue? Ang venue, ito po kung saan po nangyari yung krimen o kung saan dadalhin ang pagdinig sa kaso. At in that case, dininggin ang kaso dito po sa Quezon City kasi diyan po ipinail sa prosecutor's office ng Quezon City. Ang jurisdiction naman, ito po yung korte na meron pong sakop sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. In short, lahat ng mga batas na ang may kaparusahan ay 6 taon at 1 araw pataas. Huwag na natin pag-usapan yung fine dito. Sa regional trial court po, isasampa. Pero that is a general rule. Maraming mga exceptions dyan. Hindi na natin i-discuss. Para lamang na magkaroon kayo ng idea. Ang Cybercrime Prevention Act o Cyber Libel, meron po itong kaparusahan na maaaring umabot ng hanggang 8 taon. Kaya basically, regional trial court po ng Quezon City ang hahawak dito. At kung dito sa Quezon City, hindi pala taga NCR itong real talker na ito, eh definitely, gagastos siya para lamang una harapin ang kaso niya o yung reklamo sa kanya dito pa lamang sa prosecutor's office. Ano ang mga potensyal na gastos niya dito? Isiniisa-isa ni Takeru Miyamoto. Sabi niya, ito pala ang paggastusin mo.
o gagastusin mo, mag-ready ka na. Lawyers, acceptance fee, 50,000. Ah, mahinang nila lang yan. Tol Takeru Miyamoto. Ang pinakamababang acceptance fee ng isang maayos na abogado, nasa 100,000 eh. Pero dahil sa Trillanes ang nagkaso sa iyo, malamang mas malaki ang bayad. Gawin na natin 100,000. O, lawyer's advice, 3,500 per hour. Pamasahe, Manila to Davao, 5,000 per head. Papunta lang siguro rito yan. Monthly retainer fee ng lawyer, 10,000. Secretarial fee, 5,000. Hearing fee, document fee, pleading fee, hindi niya na daw alam kasi hindi pa nakakasuhan si Takeru. Kaya mag-ingat po tayo, mga tol. Mag-ingat. May salitang payback time. Ang politika, weather-weather. Kapag tayo po'y nakapanira sa isang tao dahil sa pagtatanggol natin sa ating mga minamahal na politiko, darating ang punto na baka tayo naman ang sampahan sa hinaharap. Dapat advance tayo mag-isip. Alam ninyo, ito ah, i-share ko lamang. Nung nagdeklara ng war on drugs si Rodrigo Duterte, napaka maingat ko. Kasi alam ko na matatapos ang kanyang panunungkulan at may karagdagan pang 14 na taon, pwede pa rin kaming sampahan ng kaso, murder, kung sakaling sumablay kami sa police operation. And that is the other reason kung bakit ako umalis sa PNP. At tama ako. Ha? Singit ko lang ito, bakit tama ako? Look what happened sa mga katim ko, sa mga kumpare ko. Nakakulong sila ngayon dahil kay Richard Santillan. Although hindi related yon sa war on drugs, pero kung hindi ako bumitiw sa PNP that time at hindi ako nag-focus sa review center ko, nakakulong na din ako ngayon. Dahil ilan sa mga akusado kay Richard Santillan case, kumpare ko, isa doon classmate ko pero pumanaw na siya dahil sa COVID. Kaya salamat sa Diyos at advance ako mag-isip. Ngayon, dako po tayo dito muli sa ating pinag-uusapang balita. Si Harry Roque, sinampahan na po siya ng kaso ni Antonio Trillanes at iba pa. Ano pa po ang madidinig natin sa balita nito? Patuloy muna natin panoorin. Bibintangan naman siya na dahilan kung bakit na-control ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Si Trillanes ang umaktong back-channel negotiator ng bansa nang mangyari ang standoff sa Bajo de Masinloc sa pagitan ng Pilipinas at China noong 2012. Ang paratan nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ko ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakasuhan ko na sila. Ganting pahayag ng dating mambabatas, ang Duterte administration pa nga. Ngayon, uulitin ko lang mga tol. Lesson learned dapat sa atin lahat ito. Na tayo'y kapag ka nag-exercise ng ating karapatan sa malayang pagtitipon na mangyayari din yan sa May 17, huwag tayong lalabag sa batas. Kapag tayo'y nagpapahayag sa ating pagsuport at pagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos, huwag tayo lalabag sa batas. Dahil baka mangyari po ito sa atin. Ang politika, weather-weather. Hindi natin alam kung sino ang mananalo sa 2028. Much better na advance tayo mag-isip at sumunod po tayo sa batas. At kung naaalala nyo rin, sa mga unang buwan pa lamang ng panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, merong isa po tayong kasamahan na content creator na hindi naman siya ganun kasikat talaga, pero nagtatanggol po siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At sa pagtatanggol niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nasiraan niya po ang isang tao na kakampink. And that kakampink happens to be a teacher and her parents is a lawyer. A family of lawyers, meron pa ngang judge na kamag-anak. Ano ang nangyari? Sinampahan po ng kaso for cyber libel yung content creator na sumusuporta sa ating Pangulo. At yung nangyari na yon, dahil sa panahon ng halalan, inatake niya ng inatake yung tao na kakampink, pero ang naging pag-atake niya ay hindi po makatuwiran sapagkat hindi naaayon sa batas. Convicted po siya. Dito makikita natin na ang batas walang kinikilingan lalo sa panahon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit kakampi tayo ni PBBM, kapag tayo po'y lumabag sa batas, pagbabayaran po natin ang ating ginawang kasalanan sa batas. Hindi tayo katulad
ng mga DD sheets na porket nakaupo ang puon nila noon, aabusuhin nila ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. Kaya wag po nating tularan ang mga tao na ito. Paalala lamang po yan sa mga kapwa ko content creator na nagmamahal at sumusuport at nagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na ngayon ang kabuuan naman ng interview nitong si Antonio Trillanes, kung saan napakinggan po ko po kanina at ngayon ipapadinig ko po sa inyo yung sinabi ni Trillanes na naging resource person niya itong si Harry Roque. At nung panahon na yon, sinabi ni Harry Roque na wala pong pagbentang nangyari sa Scarborough Shoal. Pakinggan po natin ang interview na ito, mga tol. Good morning, Doris, at saka kay si Alvin po. Oh, yeah, now we have a better line. Pahingi nga po, no? Ano po yung pinakambuod ng inyong reklamo? Ano ba yung ka-libel-libel o cyber-libel sa mga pinagsasabi nitong sina former Secretary Roque and some broadcasters of SMNI? Magkaiba po sila, no? Magkaibang sinabi nila. Itong sa SMNI, meron silang nilagay na ano na in-interview na resource person. Ito na matagal na 'yon. Ang pangalan niya ay si Barido. Ito ito 'yung nag-file sa akin ng kidnapping dati, no? Mm. Na kahit hindi ko pa siya nakikilala at all, pero gumawa siya ng kwento, eventually nag-file ng kidnapping case, na dismiss 'yan. Tapos nung nawala na sa pwesto itong sila Duterte, umagawa ng kwento, tapos in-interview ng SMNI, so yun ang basis doon ng libel doon sa kanila. Mm. Ngayon dito naman kay Harry Roque, yung gumawa siya ng video, tapos... It appears pala, kaya pala dalawa yung kaso, libel at cyber libel, kasi yung isa sa television ginawa. Ganito po kasi yan, mga tol, para hindi tayo malito. Bakit may libel? Bakit may cyber libel? Ang sinasabi po ng ating Korte Suprema, hindi pa pwedeng magdalawa yung ikakaso mo sa isang pagkakataon lamang nag-ugat. Maliwanag ngayon sa paliwanag nitong si Trillanes na yung ginawa sa kanya nung tao na initially sinampahan pala siya ng kasong gawa-gawa lamang for kidnapping ay ginawa sa harapan po ng telebisyon. Ang telebisyon, radyo at pahayagan, or even ang pagsasalita po ng mga mapanirang pananalita traditionally sa iyong mga to a third person ay covered po ng traditional libel. Pero kapag ang paninirang puri ay ginawa mo using information and communication technology such as Facebook, YouTube, and other social media platforms, you could be held criminally liable for violations of Republic Act 10175 or yung Cybercrime Prevention Act of 2012, or in short, cyber libel. O yan namin, natututunan tayo kahit paano dito sa mga sinasabi nitong si Antonio Trillanes. Tuloy po tayo sa pakikinig sa interview na ito. Tapos biniblame niya na ako daw ang nagbenta ng ng Scarborough. No? Paulit-ulit yung accusation na yan. Kahit na ilang beses ko na sinasabi kong na hindi totoo yan, yun. Yun ang basis ko na nasampahan cyber libel sa kanya. Senator, ikaw daw ang nag-ano, ikaw daw ang nagbenta. Nung ikaw daw ang sangkot noon, or ikaw ang inatasan noon ni dating Pangulong Pinoy. To do backdoor. Oo, backdoor nego. Doon daw kasama daw yung pagbebenta. Ano po ang masasabi nyo, Sen? Yun nga ang basis ko ng cyber libel sa kanya. Opo. Hindi totoo yan. Sabi ko nga, paulit-ulit kong ini-explain niya the past 12 years. Noong 2013, in fact, si Harry Roque, in-invite ko yan as a resource person sa Senate. That is 1 year after ako nag-back channel negotiations. At pinarinig ko sa kanya mismo, sa mga security officials on record, tinatanong ko sila, nawala ba sa atin yung Scarborough? Sinabi nila na hindi, no? Mm-hmm. Tapos nagkaroon pa ako ng ibang hearings diyan na yung mga ang linaw, di ba? Ito, pwede naman pabulaan ni Harry Roque kung gusto niya, pero syempre, since yan ay officially nangyari, mayroong ebidensyang hawak diyan si Antonio Trillanes na sinambit niya ni Harry Roque.
Kasi pinalalabas ni Harry Roque dito nga po sa balita na ito na ibinenta raw po nitong si Antonio Trillanes ng Scarborough Shoal, which is alam niya naman pala in the first place na hindi naman totoo. Kaya napakasinungaling ni Harry Roque kung ang pagbabasihan natin ngayon ay ang sinasabi ni Trillanes. E ano ang tugon dyan ni Harry Roque, by the way? E bring it on daw. At sabi niya, si Trillanes daw hindi kayang i-handle ang karapatan ng mga individual to expression and speech. Pero sabi nga ni Trillanes, mamaya mapapakinggan naman natin, iyan ay gawin niya na lamang depensa sa harapan po ng korte. Ulitin ko lang ha, kung gaano po nagpapabale-balentong dahil po sa kasipsipan nitong si Harry Roque sa mga Duterte ang kanyang paninindigan. Ulitin lang natin yung pahayag niya laban kay Antonio Trillanes. Sino? Trililing, ikaw. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang president? Linaw, di ba? O, yan po yung basis kung bakit siya ngayon haharap sa kasong cyber libel. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Na ay pumapasok doon noong mga panahon na yon, no? Kumbaga, hindi ako ang nagbenta niyan. Tapos, in-explain ko paano natin napaalis yung mga barko ng China noong mga panahon na yon. Ano, it was totally baseless. Pero siya, sinabi niya, brazenly, na ganon. The parang facts. Kasi nung time na yon, that was a few weeks ago, na lumabas yung secret agreement nila with China. Hmm. Doon ngayon lumabas. Update sa secret agreement na yan, ha? Yan po ay sa part ng Senado, nasa deliberasyon na po yan ng pagpayag o pagpili ng panahon ng Committee on Foreign Relations. Unfortunately, si Amy Marcos ang chairperson noon. Pero definitely, didinggin po iyan sa Senado. Ganun pa man, malamang sa malamang, ang expectations natin dyan, wala tayong mahuhugot na katotohanan kasi ang chairperson, napaka-bias, loyal talaga sa mga Duterte, si Amy Marcos, na hindi ko iboboto sa darating na 2025 senatorial election. Pero sa party po ng House of Representatives, makakaasa po tayo ng isang patas na pagdinig. At tingin ko naman magiging objective dyan ang House of Representatives at aalamin lamang kung ano ang mga nararapat na maging proteksyon ng ating bansa, partikular sa mga posibilidad na maulit ito. Kasi sa ngayon, wala pong batas na nagpaparusa para sa isang traidor sa ating bansa. Yan ang nakalulungkot na katotohanan. Dahil peace time po ngayon, kapanahon ng kapayapaan, wala po tayo sa giyera at ang treason ay makukomit lamang during wartime. Tuloy po tayo rito sa pakikinig kay Antonio Trillanes. Ng China, ang secret agreement namin doon with the Duterte administration. Sabi ko, wala namang sinabi yung China na amin na yung Scarborough dahil binenta na ni Trillanes at Pinoy. Walang ganon. Kung hindi sila ang sinasabi, yung administration nila. So anyway, yan po ang basis. Yun yung mga nagsabi na ako daw ang nagbenta ng Scarborough, yun po ang basis ng pag-file ko ng cyber libel. Senator Harry Roque tsaka doon sa ibang mga Duterte na allies, social media account. Opo. Sabi ni Secretary Roque, sabi niya, bring it on. He who cannot fight in the free marketplace of ideas resort to filing of libel cases. Sabi niya, by filing these cases, he has proven himself to be... Alam niyo, sinasabi ni Harry Roque, he who cannot fight? Ang linaw-linaw, ha? Hindi ko kinakampihan si Trillanes dito. O, hindi, sabihin ko nang kinakampihan ko si Trillanes this time. To be honest with you. Pero ang linaw ng paglaban nitong si Trillanes sa katotohanan, nagpaliwanag pa nga siya sa kanyang Facebook account . 'Di ba? Dito sa Facebook account niya na ito, makikita niyo po yung video niya kung saan ito po pinapaliwanag niya rito
kung ano ang nangyari sa likod ng back channel diyan po sa China. Kung papanoorin niyo po 'yan sa episode na 'yan. Nandiyan po yung paliwanag ni Trillanes at napakaraming pagkakataon sinagot niya po 'yan sa mainstream media, sa iba't ibang mga vlogger. Pero wala po talagang humpay sa paninira itong si Trillanes. At si Harry Rocket, tingin ko, hindi na nga parang umiiral sa kanya ang pagiging abogado. Biruin mo, kung talagang fair itong si Harry Rocket sa paglaban sa argumento, hindi niya dapat tawaging Trililing itong si Trillanes. Abogado siya eh. Para lang siyang vlogger na akala mo walang katulad ng kanyang pinag-aralan na isang abogado at international law expert para magsalita ng mga katagang binabanggit niya. At pangalawa, dapat hindi siya nagre-resort sa kasinungalingan. Alam niya sa kanyang sarili na kasinungalingan ang kanyang mga sinasambit, pero patuloy po siya sa paggawa nito. For what? Para isulong ang iyong political ambition? O para lamang talagang ipakita kung gaano kakasipsip sa mga Duterte, Harry Roque? Kaya ngayon, sigurado magkikita kayo ngayon sa korte nitong si Trillanes. An enemy of the freedom of expression. Ano sagot niyo po ron? Alam niya na ano yan. Mga palusot na lang yan. Eh, dito na lang niya sa korte. Explain yan. Tignan natin kung umubra yan. Alam niya what he said was a lie. But he said it anyway. You know? For all people, siya alam niya yan. It was a diversion yung kwan niya. The way he said it, galit na galit pa siya yung video na yun nung inaakusahan niya ako. Oh, ito, ulitin natin ha. Eh, kitang-kita niyo naman yung expression dito nitong si Harry Roque. Oh. Ulitin natin for the record. Oy, nawala. Sandali, ulitin natin. Inakusahan ni Attorney. Dito tayo. Yan. Sino? Trililing, ikaw. Hmm. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Guilty! Alam niyo mga tol, hindi na ito ngayong question kung ginawa ba o hindi nitong si Harry Roque ang paninira kay Senator, dating Senador Trillanes. Ang tingin ko na lang na magiging depensa dito nitong si Harry Roque ay yung pag-exercise niya ng kanyang karapatan sa malayang pamamahayag. Pero ang tanong, kakatigan kaya siya ng korte dito? Ay kung babalikan po natin ang pagtuturo sa atin ni Fiscal EJ, na hopefully maging bisita po natin sa mga susunod na panahon dito sa ating programa, eh ito po yung makikita po ninyo ha. Panoorin po ninyo na ang karapatan po natin as stated under the Constitution Section 4 and Section 8, freedom to speech and right to assemble, ay respectively, ay hindi po absolute. O, pakinggan po ninyo ang paliwanag dito nitong si Fiscal EJ. O ito ha. Na siya ay pagbawalan o parusahan, tearing written. Kalakip din po ng freedom of speech ang malayang pamamahayag, karapatan sa mapayapang pagtitipon at karapatan sa pagprotesta. Pero hindi po ibig sabihin na dahil may freedom of speech na tayo, ay pwede na natin sabihin ang gusto nating sabihin o pwede na natin gawin ang gusto nating gawin. Nadidinig niyo yun, may limitation po. Ah, ito hindi lamang to ordinaryong vlog or live streaming. Ito ay pagtuturo sa bawat isa sa atin na sa pag-exercise po ng ating karapatan sa malayang pamamahayag, meron po itong limitasyon. Huwag po natin itong abusuhin. Payo ko na rin po sa inyong mga manunood. Lalong-lalo na kung kayo po ay nagpo-po sa inyong mga timeline. Sumunod po tayo sa batas para wala po tayong po problemahin sa hinaharap. O, ang freedom of speech. Gaya nga ng sabi ng political philosopher na si Charles Montesquieu, liberty is the right to do what the law permits. Ang ating kalayaan na gawin natin ang gusto nating gawin ay nakadepende pa rin kung ano ang pinahihintulutan ng batas. In other words, our freedom of speech is not absolute. At the end of the day, batas pa rin po ang magsasabi kung ano ang pwede at kung ano ang hindi pwede. Tama. Pero most of us hindi alam kung ano ang sinasabi sa batas.
Pero ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya ang gawin na lamang natin pamantayan, kung hindi po natin alam ang sinasabi sa batas, yung sinasabi po natin paulit-ulit kanina pa. Na kapag ka ito'y sinabi sa inyo, ginawa sa iyo, at ang nararamdaman mo ay nagagalit ka, nasasaktan ka, merong paglabag sa batas doon. Kasi basically, the law is created to protect our rights, our persons, and our liberties. Ganun po yun, mga tol. Kaya hindi kinakailangan na alam mo ang batas. Ang kailangan lamang maging makiramdam ka na ang mga sinasabi mo ay hindi nakakapanakit sa kalooban at sa pagkatao ng isang tao. Otherwise, eh, merong payback time. Magbabayad at magbabayad ka sa mga kasalanang ginawa mo. At ganito ngayon ang nakikita natin sa mga taong sumisira sa reputasyon ng ibang tao, particular ngayon dito kay Antonio Trillanes. Ganun na talaga. Harapin na lang niya sa korte. Ayan. So hayaan na natin na ang korte po ang mag-settle niyan, Senator Antonio. Hingi po kami ng insights po ninyo kasi kayo din po yung nagpa-interview dati. Sabi niyo may mga nang re-recruit. Ano po? May nang re-recruit to destabilize this government. Mm-hmm. I was wondering kasi mga ilang linggo na po. Anyway, other topic na yan. Ano? In a separate live streaming, italakay po natin yan. Now, going back dito po sa ating pinag-uusapan, Libelo. Nagpapaalala tayo muli sa ating mga kapwa PBBM supporter and content creator, defender, that freedom of speech is not absolute. Ayon dito sa blog ni Fiscal EJ at ayon po sa batas. Huwag po nating abusuhin ang karapatan na ipinagkaloob po sa atin ng ating konstitusyon. Gamitin po natin ito nang naaayon po sa batas at higit sa lahat, huwag po tayong lumampastangan sa reputasyon, karapatan ng ibang tao.